kneel before thy cross is found a truth. Ako muna, and his inward affection is more abundant toward you, whilst he remembered the obedience of you all. How with fear and trembling you receive him. Kami sabay. I rejoice therefore that I have confidence in you in all things. Let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita again. Nag-aaralan namin, tutuloy lang namin ang pag-aaral series dito, Lord. I pray na maintindihan po namin kung paano nag-work ang church dati at kung paano kami sila ay nagde-depend sa inyo. Ganun din po kami nawa. Paano kayo mapagkakatiwalaan sa inyong gawain kaya maintindihan namin ngayong hapon. Kaya pumula natin, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, sige, mga kapuno po. Hello, check. Hello, check. Mahaling kasi yung mga gamit natin eh. Anyway, ganda nga pong bulit sa lahat. Title po nito is Confidence in All Things. Okay, Confidence in All Things. Ibig sabihin, may tiwala. Actually, katatapos lang din natin, manala niyo mga ilang linggo. Ano ba yung title ng Who Will Commit to Your Trust? Okay, intindihan niyo ba yung mga bata? May tiwala ba sa inyo yung nanay niyo, tatay niyo? Wala. Hindi kayo pinapayagan kahit saan. Ayan. So, pag may tiwala sa inyo, pagkakatiwala sa inyo yung bahay, sakyan, ano man yan, pera, but lalo na dito, pinag-usapan natin dito yung church. Okay, so umpisan ulit natin. Again, ang context po nito, yung 2 Corinthians na to, yung 1 Corinthians ay syempre una. Okay, una sinulatan sila, na-record dito. And then, isa sa mga nangyari doon ay, katulad nyo, sinong makulit dito? May makulit ba dito? Wala naman. Yan, si Yesha, makulit. Ah, ay Yesha pala. Si Ayeng. Pero hindi lang basta kulit yung nangyari sa kanya. Kung naalala sa chapter 5 ng 1 Corinthians, may isang talagang loko-loko doon, karnal. Okay? So, nag-fornicate siya sa asawa ng tatay niya. So, matindi. Ay, galit na galit ngayon si Paul. Kasi ang dapat nilang ginawa doon, tinawalag na agad nila. Hindi nila nabalitaan pa ni Paul. Na napakalayo niya, nabalitaan niya pa yun. Sabihin noon, hinayaan nilang magkaganon lang at hindi tiniwalag. Natakal na natin yun sa 1 Corinthians. Pero kaya para maalala lang natin, ganun po yung nangyari. Ay, ito, second letter to the Corinthians na. So may nangyari naman. So sinunod po na recommendation ni Paul. Actually, commandment na nga yun. Tiniwalag siya. And then, kaya ngayon, natakal din natin last week, yung ang title natin last week is yung perfecting holiness, di ba? So, isa sa way kung paano niya ma-perfect yung holiness, ang pinaka-example natin dito si Paul. So, inisa-isa natin niya, yung mga pinanggalingan niya, pinagdaanan niya, I mean, okay? Na siya ay matapang, pero siya ay tuligsa. Ganyan po yan, paglingkod ka ng Diyos. Kaya, ngayon, sa panahon natin ngayon, ibang klase naman ang pagtutulig sa ginagawa sa atin. Halos pareho, pero salamat sa Diyos kasi na-establish yan eh. Sa mga bansa katulad ng Pilipinas na hindi pwedeng persecute sa religion. Pero mayroon pa rin. Subtle lang. Okay? Pero sa kanila talagang walang subtle, talagang bulgaran. No? Yan. So, babalik siya dun sa, kasi ang kinakusap niya dito, mga church member. So, para saan ba pinagalitan siya dati? Yan. Yung especially yung nag-fornicate nga. Okay? So kaya dito yun, sabi dito sa 8, dito na baliktanawan yun eh. For though I made you sorry with a letter, I do not repent. Though I did repent. Okay, naalala niya last week. So ikaw ba, pag meron kang pinagalitan, for example, yan, mga magulang. Kunwari, yung anak mo ay may ginawang masama. Diba? O tamad, ganyan. Nasabihan mo ngayon. Nauna, palo mo pa. Sa palagay niyo, masaya ba yung magulang niyo pag napalo kayo? Palagay mo lang. Masaya ba silang pinapalo kayo? Hindi, di ba? Kasi kaya nga nakikita mo eh. May kinalaman yun sa atin, kaya mag-ano muna tayo sa mga baliktanawan niyo yung mga magulang niyo, kung ikaw yung magulang, yung mga anak niyo. Di ba, pag pinalo niyo yan, kailangan niyong gawin, kaya niyo ginawa. Kaya hindi kayo masaya.
Kasi gusto mo syempre ideal, mabait yung mga bata. Ideal niya, hindi mo sasaktan kasi nga nagmamahalan kayo. Pero ang reality is may kasalanan at kailangan parusahan para magtino, matuto. Diba? Ang reality ng buhay. Walang pinanganak, katulad ni Ayeng ngayon, pinanganak, mabait agad. Meron bang ganun dito? Sino meron? Sabi nila si Jamie daw, ito ba yan? Hindi naman. Christian, wala namang ganun. Lahat siya makulit. Sinungaling pa yan, di ba? So, katulad sa church din, ganun din. Kaya, hindi naman ito karamihan. So, pero may talagang sa church, minsan may pasaway. Ganun. So, sana wala, pero meron. Kung meron, anong gagawin natin? Parang unique case siya, rare, ano siya. Pero reality. So, kaya masusubok ngayon yung church dito. Kung anong gagawin niya sa ganong klase ng senaryo ba. Okay, makinig. Sabi lang, mag-usapan lang natin, makakulit eh. Makinig, ha? Sa church, nakikinig. Hindi nagdadaldalan. Okay, so ganito, yung kulit nito talagang loko-loko, di ba? Alam nyo ba yung mga ganyan? Siguro alam nyo yan, kahit sa Baybay Sapa, di ba? Nakikita, kaya magtatanong ako minsan sa inyo. Sino bang ano mo? Kapatid mo yun? Ay, nanay, tatay, nanay mo, ganyan, ganyan. Eh, may ano. Nalito na ako, nahilo na ako. Kasi minsan, dahil sa ganitong kasalanan. Itindihan nyo, mga bata, dapat nag-asawa ka, isa lang. Ayan na. Mag-asawa ka, isa lang. Para maayos. Maayos yung inyong... hello. Ayan na. Galit. Maayos ang tahanan. Magmaayos ang mga magulang. Nag-aayos sila sa buhay nila. Hello, Mike says. Nagpapasaway din, no? Hello, hello. Buti na lang, dalawa to. Dali lang, ha? Let. Jeez. Nagbata. Sila pa. Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Hello. Oosh. Hello, mic test. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Dito ang sira. Hello. Hello, hello, mic test. Hello, hello, hello. Makod pa ata sa inyo eh. Hello. Mukhang yung headset ang sira. Anyway, ano lang. Ang galing, wala rin. Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Yun, sabi ko na eh. May ano, may daga doon sa loob. Lolo ko na. Doon na mismo sa sound system. Dadalawa pa lang yan eh. O tatlo. Tatlo, no? Okay, yan. So, yung nang naisita, no? Pati sound system, yung sisigawan. So, sino ditong ayaw pinapagalitan? Lahat naman tayo, kaso kailangan. Okay? Kaya sabi ni Paul dito, nagsisisi na rin ako eh. Dapat di ako nagsisisi kasi tama naman ako, kaso parang sobra na ata. May mga nasabi siyang, bigyan niyo yung Satanas! Yan, alam niyo yun sa 1 Corinthians chapter 5. So, sumunod naman sila. Kaya naisip ni Paul, mukhang nasaktan sila. Okay? Kaya sabi dyan, though it were for a season. Yan, ganyan po yung mga bata. Sa bagay, sanay na rin kayo siguro mga bata. Ano? Mamaya, galit sa inyo yung magulang nyo. Mamaya,
Hindi na. Ba't kaya ganun? Kasi nga, galit lang sila dahil doon sa ginawa mong mali. Hindi naman sa'yo. Okay, huwag mong pagsamahin yung ikaw tsaka yung ugali mo kaya yung ginawa mo kanina. Andaan nyo yan ha, kasi iba, ganun eh. Pag pinagalitan kita, galit ka na sa akin forever. Mga ganun. Yung buong pagkatao, sinabihan lang kita yung ginawa mo kanina. Hindi yung ayoko na sa'yo forever. Andaan nyo yan ha. Okay, sabi nyo yun dito, now I rejoice that you were made sorry. Okay, so natuwa daw pala siya kasi kayo ay nasaktan. Kasi nga, minsan kailangan yun. Okay? So sana sa ating ganyan, kaya si pastor dito, ganyan ang preaching natin. Kasi alam ko yun, yung prinsipyo na yun, sa magulang, sa anak, then sa members, sa pastor, gano'n. So tayo kaya dito, hindi ko piniplease na tipong binobola kayo. Amen? Kailangan sigaw, sigaw, kailangan iyak. Hindi naman, no? Yan. Kailangan, diba? Sa hindi drama. So kaya, but you sorrowed to repentance. So ito actually yung pinaka-tema natin ngayong hapon. Kasi ito yung something na sa panahon natin ay pumasok po yung false doctrine dito. Okay, so isa-isa natin ha. Nakita nyo na yung context from 1 Corinthians hanggang dito. Alam nyo na, may member, mga ligtas na po yan. Member na ng church eh. So kasi ang ito, sabihin ko na kasi yung iba dito bago. Natakil na namin to ng matagal na kasi may preaching ako ganyan. Ang title na is Correct Repentance in Salvation. Abisado kasi, nire-review ko yun eh. So, kailangan ba ng repentance para maligtas? Kailangan ba mag-repent para maligtas? Yes. Anong klaseng repent? Yun ang tanong. Kasi sabi nila, repent of your sins. Tama ba yun? Kailangan pag-isiyan mo lahat ng kasalanan mo para maligtas ka. Pag hindi mo pinagsisiyan yung isa dyan, ako, hindi ka ligtas. At sabi nila, pag binalikan mo pa yung kasalanan mo, hindi ka siguro ligtas. Kailan lang, may sinabihan akong ganun. Kasi nga, nag-share sila. Okay naman, hindi pinakinggan ko. Maganda naman, one save, always save. Bisaya, hindi ko alam ito kung sino. Kaya sabi niya, pag ikaw hindi ka na masaya sa church, baka hindi ka ligtas. Ganun yung turo. Eh, amen ang amen yung ibang tao. Kaya malilito yung mga tao. So, ibig sabihin pala, parang yung sinasabi naman ni Paul Washer, na walang carnal Christian. Dalawa lang yan, Kristiyano o hindi. Wala sa gitna. Pagligtas ka, masaya ka sa church. Pagligtas ka, maglilingkod ka sa Diyos. Tama ba yun? May inaccuracy. In a way, tama. Kasi, pag rhetoric, pwede yun eh. Mapasok yun eh. Alala niyo, rhetoric, sasabi, sabihin, gusto ko lang kayong maglingkod sa Diyos, kaya sabihin ko sa inyo ngayon, ang tama sa isang maayos na anak ng Diyos, syempre, maayos ang relasyon niyo sa Ama, eh maglilingkod ka sa Diyos. So, tama yun. Pero pag sinabi kong, wala, pag hindi ka naglingkod, hindi ka na anak, tama ba yun? So, hindi tama na yun. Sana nakita niyo yung diferensya. So, yung kinukuha nila tong verse 10, especially. Okay, sabihin nila, okay, ito muna, basahin ko, ha? Kaya magbasa, ready, go. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh it. Okay, so kayo, alam nyo na yung context sila, hinahatak nila to. So, ano yan? Okay, ito muna, kailangan mag-repent para maligtas, kasi salvation, repentance to salvation. Tama naman, di ba? Pero, ano yung definition ng repentance at ano yung definition ng salvation sa context na to? Yun na naman ang magiging tanong sa kanila. Kasi pinag-uusapan na dito, church matters na, makaligtas na yan eh. So, ibig sabihin, kung di sila nag-repent, pinabayaan nila yung fornicator, hindi na sila ligtas lahat. Ganun ba yun? Labo, di ba? So, again, itong mga false teaching, pumapasok yan, sablay-sablay yan, kaya mag-iingat kayo. Men, so tandaan nyo na po ito ha, gagamitin nila to. Kaya dapat alam nyo na itong place na to. Okay, so again, sinasabi dyan, pero naligtawan ko pala, no? Ayan, so dito sa sorrow to repentance for ye made sorry after a godly manner. Ayan, mga anak ha, mga bata, pag kayo pinagalitan, tas alam nyo, mali kayo, anong tama nyong gawin? Ayan na. Hello. Hello. Ayan, no? Ayaw pagalitan. Ayaw kong sigawan, no? Pero kayo, pag pinagalitan kayo, kayo yung mali, anong gagawin nyo? Tatampo kayo?
Magtatanim kayo ng samaan loob. Kayo na nga ang mali. So, yung kaya ang maganda, pag mali ka, kinorek ka, pinagalitan ka, ikaw ay magsisi. Ikaw ay mag-turn. Okay? Ibig sabihin, mali ka pala. Hindi, accept mo na mali ka. Ikaw yung magbago. Ikaw, sila yung dapat magalit siya kasi kayo mali eh. So, mag-repent ka ngayon kung hindi ka galit. Intindihan nyo? Kaya godly yun. Godly manner. Pag ikaw ay ito yung dating direction mo, nagbago ka, maganda yun. Okay? Kaya sabi nyo, that ye might receive damage by us in nothing. Ibig sabihin lang nun, wala kang damage. Kasi nga, musa, hindi ko isipin, na si Christian, pinagalitan ko last week. Naku, baka iniisip ko sa in the back of my mind, baka gantihan ako nito pag laki-laki niya or something. So, sana walang ganun. Kasi hindi naman dapat. Okay? Tindihan? Yeah, so balik tayo sa 10. So, kaya yan. Yung sinasabi kanina ng godly sorrow, yung godly manner na naging sorry sila, okay, anong nangyayari daw pag ikaw ay nasaktan? Pag ikaw, nalaman mo, mali ka. Kasi, kinorek ka, anong mangyayari sa'yo? Mapasama ka ba? Mapabuti. Mapabuti ka sabi, work at repentance to salvation. Ayun nga. Eh, paano ano yung salvation na yan? Again, yung salvation po, maraming bagay yan. A context na naman, no? So, naalala ko nung ako'y bago pang Kristiyano. Siyempre, naalam ko ano ibig sabihin ng binabasa ko sa Bible. Kaya na-encounter ko to, sinabi rin ni Paul. Okay? Pakibasa nyo. Ready, go. The Jews 5 times received I 40 stripes saved. Ano yung sabihin ng save dyan? Okay. So, ang ibig sabihin ng save dito sa word, sa verse na to, kasi sa kanila is, ang maximus is 40 stripes. So, ang ginagawa nila, para di sila sumobla, kasi pag sumobla sila ng isa, sila yung hahatawin. Eh, sila sa dami ng 40, minsan baka makalimutan mo. Ginagawa lang nila, 39 lang ang gusto nilang ihataw sa'yo. Okay? Tintay niyo ba yun? So, pag sinabi ngayon, 40 stripes save 1, 40 minus 1. Tintay yan? Tintay niyo na? So, nagbabasa kayo. So yung si Pedro, alala niyo yung kwento, siya ay lumakad sa tubig, tapos, nakalimutan niya, marunong pa siya lumangoy. Hindi sinabing ganun. Pero, kasi nga, nung marami yung maingay na yung alon, sabi niya, Lord, save me! Alala niyo? Oh, ano yung sabihin nung kaligtasan ba ng kaluluwa yun? O, syempre, hindi. Iligtas mo lang ako din sa tubig, malulunod ako. So, again, context tayo, kahit saan, okay? So, especially sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, itong repentance to salvation dito, hindi ito kaligtasan ng kaluluwa. Kasi again, mga member na ng church, kung naniniwala ka sa tamang doktrina na once saved, always saved, eh, hindi na mawawala yung kaligtasan. So, ang sinasabing repentance to salvation dyan, saan sila masasave ngayon? Saan? Nakuha niyo yung context kanina. Ha? Ang context kanina, may loko-loko, hinapabayaan lang nila, pero nung sinita sila, binago nila yung kanilang gawain. Tiniwalag nila. Saan sila naligtas doon? Sa kapahamakan, sa false doctrine, sa katisuran, kakarnality, doon sila naligtas. Tandaan niya yun, ha? So, ganun. Kaya sabi dyan, but sorrow of the world worketh death. Okay, so, kaya maganda raw na ikaw yung masaktan sa preaching na salita ng Diyos. Hindi yung katulad ng ibang tao, nagtinakot ka, anong pagkakaiba ito? Si pastor, tinatakot ako. Eh, yung isa doon, mag-take ka ng drugs, ha? Ay, ganyan ka rin, pastor, eh. No? Hindi, ang laki ng pagkakaiba ako. Encourage ko din mag-church, makinig sila para mapahama ka. So, magkalayo. Yung sabi lang ni Paul to, kasi nga, nag-expression mamaya, mas malalim dito, eh. So, tuloy na natin, ha? Sa 11, sabi niya, for behold, the same thing, yung sabi niya, yung gano'n nga nangyari, that he sorrowed after a godly sort what carefulness it wrought to you. So, tinuturo niya na ngayon, okay, ikaw, pinagalitan ka. Para matutunan nila na tama yung nangyari, ginawa ni Paul sa kanila, at ginawa nila after sila yung pagalitan, ito daw yung nangyari, okay? So, what carefulness it wrought in you, okay? Pag sinabing wrought is, ayan po yung past tense ng make.
work. Okay? Hindi na ginagamit masyado ngayon yan. Pag pinagsinabing wrote, ginawa. Okay? Ganun lang yun, ha? Trinabaho or na-accomplish. So, dito ka po, what carefulness it wrought in you. Ibig sabihin, inaalala na ako nga, no? Nung una, nung nabasa natin yung letter ni Paul na pinagalitan tayo, nung una, malungkot tayo. Pero, ano nangyari sa atin? Ngayon, magsagang carefulness, ibig sabihin, ano na sila, maingat na sila. Hindi sila basta-basta mag-decide. Ano bang gagawin sa loko-lokong tong member dito? Okay lang yan. Hindi na ganun sila ngayon kasi alam siya, napagalitan sila eh. Okay? O ganyan din kayo, mga bata, ha? Huwag kayo magagalit pag kayo pinagalitan. Pag pinagalitan kayo, magtitino kayo. Pag magtitino kayo, magiging maayos kayong bata. Ay, sinong panalo? Hindi kayo din. Paglaki nyo, hindi kayo katulad ng iba. Nayayaya lang dyan. Masabihan lang ng, eh, ganyan. Palda-palda ka pa dyan. Mukha kang loss siyang. Ay, oo nga, no? Sige na nga. Hindi ka ganun. Kasi, naintindihan mo, para mo sa ginawa yan, eh. Men, hindi ka nalalayo sa tamang katuruan at lifestyle. Maingat ka, yung sabi diyang carefulness. So, yun ang ginawa sa'yo nung yung time na kayo pinagalitan at tumalima ka naman. Ano pa? Marami to eh. What clearing of yourselves? Ano sabihin ng clearing of yourselves? Mamaya, mabanggit ulit yung clearing. Pag sinabing clear, ano yun? Pag sinabing I have a clear conscience, ano sabihin nun? Malinis ang aking konsensya. Nakarinig nyo na ba yan? Kasi pag may mga controversy, ay, may ginawa kang ganyan, may mali kang ganyan. Kasi naman malinis ka, wala kang guilt. Ngayon, minsan talaga may nagawa kang masama. Naalala nyo na yung kwento niya, no? Yung bibe. Alala nyo na, ulitin ko ulit. Alala mo na yung bibe. Bibe. Ha? Ikaw. Di ba yung bibe? Ito naman yung nangyari sa bibe. Sige, ulitin ko na lang. Kasawa na eh. Alam mo yung bibe? Yung tinira. Patay yung bibe. Tapos blackmail yung ano, kapatid niya. O ikaw magugas kayo kasi yung bibe. Sabihin ko kay nanay. Alala niya na? Okay, salamat. Okay, blackmailing yun. Pero isa rin sa mga ano doon, yung konsensya niya. Kaya siya na blackmail ng kapatid niya kasi guilty siya at hindi pa siya na-clear. May masama siyang ginawa, pero anong ginawa niya? Nung nagsisi na siya, sabi niya, nag-sorry siya doon sa nanay niya, sinabi ng nanay niya, kasi si Aling, sino man yung Aling na naghahanap ng bibi niya, ba't nawala yung bibi? Ba't namatay yung bibi ko? Hindi naman siguro. Hindi niya alam eh. Iniisip-isip niya pa yun. Eh sinabi, napatay po ng anak ko yan, pasensya na po kayo, binayaran, ewan ko. Okay? So, na-clear. Amen? Nangyayari sa atin yan, ha? Nakikinig ba kayo? So, kunwari, si... Sino ba? Kunwari, si Julia. Birthday mo naman ngayon. Di ba? Kunwari lang. Kunwari lang, ha? Kunwari, may nawala dito ng ano. Nawala ka. Ang dami natin cellphone dito, eh. Ha? Nawala yung cellphone. Sino kaya yun? Di, iyak-iyak na si Basto. Eh, no? Nawala yung pang-record natin. Natay tayo, di ba? Sino ba yan? Ikaw pala yung kumuha. Maari lang. Nagsisi ka na ngayon. Anong gagawin mo? Pag binalik mo na, napatawad ka na, wala na yun. Pero mag-iingat na kami sa'yo. Di ba? Pero hindi pa rin, ha? Pagbigyan naman yun. Amen? So, ganun yun. Kaya, ang nangyari sa kanila noon, na-clear sila, pinagalitan sila kasi may mali silang ginawa. Pero, nung sila kinorek nila yung sarili nila, cleared na sila, okay? Ano pa? Indignation, okay? Yay, what indignation? Ano po yung indignation? Ito po yung galit, okay? Nagalit ba sila? Nung una, hindi sila galit. Ang nagalit si Paul. Pero nung pinoint out ni Paul, loko-loko yan, tiwalag nyo yan. So, na-steer sila. Oo nga, no, mali itong ginawa natin na pinabaya lang natin dito. Sila mismo, nagalit din doon kasi loko-loko nga eh. So, maganda pala minsan yung nagagalit ka. Amen? Amen. Pagtama! Patulad yan, yung mga usap-usapan na nabanggit ko sa batchmate ko last kagabi. Okay? Sinabi ko sa kasi, gusto kong pumunta, ayoko. Pwede ba yun? Kasi nga, alam ko, dyan yung inuman, yung bakla na naman yung bibida doon. Ba't ko nung, ba't pa ako pupunta doon? Diba? Sakit sa mata, sakit sa ano. Kaya sinabi ko, ngayon, ay, hindi kami ganyan ngayon. Eh kung hindi ko sinabi, di wala.
Papalo pa ko nun. Punta ka na. Ayoko pa naman gagawin. Punta ka na. Ayoko. Pero hindi ko masabi kung bakit. Di ba pangit? Sinabi ko sa kanya kasi galit ako sa bakla. Sinabi ko ganun. O di sila na bahala ngayon doon. Anong gagawin nila? Kung papate nila, at least huwag nila ibida. Huwag yung... Okay lang yung on dyan yun, sa tabi lang. Okay lang yun. Tapos di yung mag... yung kahalayan nila, si ano nila. Okay? So, ganun po yan. Kaya minsan okay yung galit ka. Basta siguro doon yung tama ka. Kasi pag galit ka, mali ka. Hindi dobling ano yun. Men! What fear? Maganda ba yung matakot ka? Kung may takot ka sa Diyos, okay na okay. Amen? What vehement desire? Ito yung vehement, ha? Kung sinabi pong vehement, parang ano yan, extreme emotion. Okay? So again, hindi yan laging tama, hindi laging mali yan. Sa case natin dito, siguro nag-usap-usap sila, ang gagawin natin dito, sinasabi ni Paul, ganito, itong isa, naaawa rin naman tayo. Hmm. So, meron naman palang tamang gawain at paano maadas yung problema. So, pero, na-steer yung kanilang emotion. Kasi nga kailangan. Hindi pwedeng basta-basta lang. Ano pa? What zeal? Eh, pag sinabing zeal naman, ito yung talagang pagpapusagi. Okay? So, I believe, nag-meeting-meeting. Saan ang gagawin natin dito? Ayan, mag-usapan natin to. O, ito ang gagawin natin. Bandang uli, what revenge? Ano yung revenge? Tama ba mag-revenge? Ha, gumante. So, may sinasabi din sa Bible na yung sa... Saan nga ba yun? Dito rin natin, 2 Corinthians 10 na tayo. Oo, oh, tama. Ayan doon, tingnan nyo. Ang ginamit dito na word ay... Oo, oh, revenge, di ba? So, and having an all readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. So, kapisado ko ito dati. Pero yung sabihin naman dyan, pag ikaw daw ay loko-loko dati, tapos ngayon sumusunod ka na, parang ginagawa mo doon, parang naghihiganti ka dito. Hindi ba nyo ba yung ano niya? So alam nyo, higanti, di ba? Hindi laging masama yan. Kasi nga, yung mismong judgment mo nga, sa nagnakaw or kung saan man yan, sino paparusahan, revenge din yun eh, may ginawa siyang mali, paparusahan. So ganun yun. Pero dito sa context ng 2 Corinthians 10 naman, para hindi ka na raw maalipin dun sa dating nakalipin sa iyong kasalanan, eh, kontrahin mo ngayon ng obedience mo. Okay? So, naalala ko lang yan. Pero dito tayo ulit. So, kaya sinasabi doon, what revenge? Ang ganda! Ang mali yung ginawa nyo dati, pero nung ginawa nyo yung tama, parang kayo nakagante. Yun, ibig sabihin doon. Amen? Kaya, in all things, ye approve yourselves to be clear in this matter. So, yun ang maganda. Amen? Pag nagkasala ka, baguhin mo yan, iwanan mo yan. Kahit dati, kilala ko, magnanakaw to, kilala ko to, pero ngayon, nasipag na. Hindi na nagnanakaw. Makikita sa'yo ng tao yon. Alaga, hindi ka nagnanakaw, hindi ka naluloko ng tao. Masipag ka lang, kahit mahirap. Matutuwa tao sa'yo. Amen? Mababalik yung tiwala sa'yo. Okay, kaya sabi ito, wherefore, though I wrote unto you, I did not. Ito naman. So, may explain siya dito ng konti, no? So, bakit niya ginawa yun? Iba sa atin, gumagawa minsan, nagagalit tayo dahil lang sa galit natin. Okay, kunwari, inoberte ka nga, galit ka. Okay? Okay, ano ba? Inasal ka. Oh, but late ka na naman? Late ka na naman, no? Yung iba, sinasabi yun para next time, maaga ka. Pero yung iba, nakalamang lang sa'yo ng isa, gusto kang asarin. Diba? Hindi yan. So, may dahilan bakit tayo minsan nagsasalita. Pero si Paul, in-explain niya ngayon dito. Alam niyo ba kung bakit ko sinulat sa inyo yun? Hindi naman para sa, dun sa, ano, galit lang ako sa kanya, kaya ako siya ginano. Hindi ganun. Okay? At sabi John, nor for his cause that suffered wrong. Yung mga naapektuhan naman ng kasalanan niya. Hindi rin sa kanila. Kasi ganito yan, pwede mong isipin, kung nagsumbong kunwari si, ano, ito, tapos wala akong ginawa. Tapos ito, nung nagsumbong na to, talagang, pinagalitan ko. Kasi ibig sabihin, may pinapaboran ko siya, di ba? Pwedeng ganun. Ito yung sinasabi niya, hindi ako ganun. Kaya nung ginawa ko to, bandang muli, sabi diyan, but for our care for you in the sight of God might appear unto you. Ano yung sabihin nun? Kasi nga, para sa inyo rin yun, kaya kayo pinagalitan. Para yung kasalanan sa inyo, maalis at maging maayos yung church nyo.
Eh, kayo-kayo naman yan. Okay? So, ganun din kahit sa mga anak, mga bata. So, ganun din sa church. Kaya asahan nyo, pag may ginawa kayong mali, hindi pwedeng wala akong sasabihin sa pastor. Amen? Okay, may nagbabubble gum ba ba? Simple pa lang yan. Eh, paano kung may inaano na kayo dito, sinasakta na, inaasal na kayo dito, baka musuntoka na kayo, hindi ko alam. Ang madalas mangyayari sa church, yung madalas utangan, ganyan. O kaya, so sana walang ganun sa atin. Therefore, we were comforted in your comfort, yea, the exceeding the more joyed we for the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you. So, medyo, ano na siya, lumayo yun na sa topic, pero, ang nangyari dito, again, sa church, ay, lalo sa case nila, so, sa kanila, walang messenger, walang text, walang ganun. Kaya, minsan, pag ikaw ay in-establish yung church nyo, pero hindi nyo nalaman si Paul, nasaan ba si Paul? Naalala ko yung preaching ni Paul, ganito, tama ba ginagawa namin? Yung mga katating yung sulat sa kanila, buwan. Kaya, nung pinadala niya si Titus, natuwa sila. Ang okay, ibig sabihin, naalala niya pa sila, inaalam kung ano yung meron sa kanila. Okay? Nangyari na sa kanila. So, tayo ay, eh si Pastor, hindi naman tayo kinakamusta mo siya dalas kasi tawala na din. Pero siyempre gusto ko rin yun sana. Minsan-minsan kinakamusta rin tayo. Pero ngayon nga, eh, siyempre iba yung kanyang focus. Pero ganun yun, yung ating ibang mga ano, nakakamusta natin. Tapusin ko na to. For I have boasted, for if I have boasted anything to him of you, okay, sino yung him dito? Si Titus. Kasi inutusan niya, punta ka dun ha, okay ang mga yan. Parang ganun. Okay ang mga yan, mabaychan. Nagpunta mo dun, para kang hari dun. Ano, ganun ba? Hindi, hindi sinabi dito, pero yun ang nakikita ko dito eh. Kaya sabi dito, I am not ashamed, but as we speak all things to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found in truth. So, again, hindi tayo bolero. Yung lang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na, ito, si Brad, ganyan niya. No, sige, ginawa ko sa'yo. Next time, gawin mo sa akin, ha? Hindi ganun. Amen. Yung sabi dito. Kasi talagang totoo yung kanilang concern sa bawat isa. So, ganyan po tayo. Kasi ngayon, nauuso ngayon sa kahit saan, eh. Sa churches, sa kumpanya, sa kahit mga pamilya. Ganun niya, huwag mo sasabihin sa kanilang totoo kahit masakit. Ah, kasi nga masakit. Bulayin mo na lang, okay? Ganun na nga nauso ngayon. So, hindi tayo ganun. Dapat nasa katotohanan tayo. Pag may sinabi kang maayos sa isa, according sa totoo yun, ay pastor, paano mo, anong sabihin totoo? Wala akong maisip na maayos sa kanya eh. Isip ka. Malala niyo yung aking ano, kwento, nabasa ko lang din yan. Konting joke tayo, mga saglit lang ha. Kunwari, sabi, mayroon daw isang mag-asawa, okay? So, nanganak sila. Sabi ng doktor, ay, ang cute naman ng anak mo. Sabi, parang kamukha mo. Ay, salamat po. Eh, medyo nag-isip yung ano, tatay. Siguro sinasabi niyo sa lahat ng magulang yan. Sabi niya, ay, hindi po, talaga. Eh, paano pag hindi cute? Ano sinasabi mo? Kamukha mo. Nag-gets nyo ba? So, pag cute, uy, ang cute ng anak mo. Pag hindi cute, uy, kamukha mo yung anak mo. Yan. So, ano gusto ko sabihin dito? Ibig sabihin, hindi mo kailangan magsinungaling. Amen? Sama naman. Hindi. Example nga lang yun. Tsaka medyo joke yun. Obviously, lahat ng baby cute. Amen? Pero, yan. So, hindi mo kailangan magbola, mambola, at magsinungaling para... Yan. So, sana yun, kahit yun lang nakuha nyo ngayong hapon. No? Kaya sabi dito, in his inward affection is more abundant toward you whilst he remember the obedience of you all, how with fear and trembling he received him. I rejoice therefore that I have confidence in you all. Kaya again, ang title natin is confidence in all things. Bakit? So, alam nyo ba? Sino dito yung nawalan tiwala yung ibang tao sa inyo dahil sa, alam nyo na, ito makulito, huwag natin itong kasamain.
Ano ba? Ito, maano to? Sinungaling to? Huwag na natin kausapin. Diba? Ang magandang sabi na tuto sa Bible, nandito lagi yung forgiveness eh. Kung inayos mo yung iyong problema sa buhay mo, sa iyong, ano, diba? Meron ba ditong dati nagkasala, tapos iniwanan na, tapos babalik ko pa? For example, ikaw, dati ganyan ka, diba? Pag nakikita mo, lagi yung binabalik mo. Ganun ba ako sa inyo? Isang beses lang. Tapos wala na yun, makakalimutan ko na yun. Amen? Ganun din sana kayo sa lahat. Kalimutan nyo na yun. Tapos, pag nakita mo, inayos niya talaga. Inayos niya. Maayos na siya ngayon. Pwede mong ibigay ngayon yung natawag na confidence. Amen? Alam ni Paul na, yun nga, sinend niya si Titus. Siyempre, si Titus hindi mapahamak. Kasi lagi sinasabi siya, pag nag-soul winning tayo, ang concern ko kayo. Bukod sa kaluluwa nila, iniisip ko rin, nasa na kayo. Amen? Nasa maayos ba kayong kalagayan? Ganon din si Paul, si Titus, sinugo niya eh. So, pero, nagtitiwala naman daw siya, itong mga Corinthians, maayos na to. Hindi na to, baka dali niya sa bar si Titus eh. Baka ganon pala yung mga carnal pala, no? Kasi mayroong isang ano eh. Baka, kasi sa Corinthians daw talaga, ganon. Yung sabi-sabi. Kasi ano eh, maunlad na place yan, mayaman. So, titiwala si Paul na after, kahit may mga kasalanan yung mga taga-Corinthians, binigay sa kanya tiwala. Gusto nyo ba gano'n magtiwala sa inyo yung Panginoon? Magulang nyo? So, kung may kasalanan kayo, iwanan nyo na. Pakita nyo na, ayoko na dyan, sorry po. Hindi ko na uulitin. At makikita yun sa action mo ngayon. Hindi yung naawa ka pa dun sa ano, kunwari. Amen? May nagnakaw. Ba't hindi mo ba in-expose mo pa? Ganakaw eh. Yun ang kaawaan. Alam ni Pastor yan. Amen? Okay. Sige, time na. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga mensahe na hinati lang po na 1 Corinthians 7. I pray na natutunan namin especially yung tamang interpretation sa repentance, salvation doon sa part ng 10. I pray mag-intindi namin to Lord, na hindi mag-conflict ang aming interpretation sa Bible sa the rest of the Bible. Ganun din po, Lord, tulad nito, Lord, nakita namin, Panginoon, na nagkakasala ang bawat isa, ay may pag-asa pa naman, itama lang namin aming attitude, aming actions ngayon after na kami tanggapin na kami mali. And then, kami po'y umayon sa aming action naman yan, sa tamang gawain. So, I pray na ando pa rin ang inyong confidence sa amin, ibabalik nyo to Lord. At kami ay pwede nyo pa rin gamitin pala after ng mga ganong events, Panginoon. Negative, pero may solusyon. Kayo naman po yung magpatawad, mapagpatawad, at kayo po yung tinuturo din. May plano pa rin kayo, Panginoon, sa mga bawat isa sa amin, Panginoon, na ganun nga po nangyari. So I pray, kayo pong napala sa aming mga activities pa rin. Sa amin na sa church, Panginoon, nawa yung mga nautunan namin, ma-apply namin, mahalin namin yung salita, at ang bawat isa din, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.